Attorney Anonymous. Ano po ang pwedeng gawin kung may nagzo-zumba exercise sa harap ng bahay tuwing alas 6 ng umaga? Laking abala raw sa residente na night shift at oras niya na ng tulog. Saan siya pwedeng magreklamo? Ayan, zumba, maganda rin ang intention niya, attorney. Pero paano nga yan? No? May mga night shift daw. Eh, alas 6 ng umaga, yun ang sana yung oras ng tulog nila, hindi sila makatulog. Eh, ano masasaya mo dyan, attorney? Mm-hmm. Dapat po itong mga ganitong mga ano, ganitong mga aktibidades, no, ginagawa po natin ito sa isang pampublikong lugar na italagang inilaan for you to do these things, no, gaya ng public plaza. Yan, pwede kayong magsumba diyan, magsumba kayo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, okay lang yan kasi talagang dinevote na yung lugar na yan for that purpose, no, yung mga ingay na ganyan. Pero kung kayo po ay nasa isang residential place, kinikailangan po yun, humanap kayo ng lugar na hindi kayo makakaabala. Just for example, kung mayroong clubhouse sa lugar ninyo, doon nyo gawin. Wag sa daanan. Kung wala naman yung available na clubhouse sa inyong lugar, maghanap po kayo ng lugar na bakante na malayo sa bahay ng mga kapitbahay ninyo. No? Wag na wag po kayo magsusumba doon sa daanan, sa thoroughfare. Kasi pwedeng maklasify as nuisance yung ginagawa niyo na yan. Pwede pagbawalin ng korte para gawin 'yan doon sa lugar na 'yon. So you do it in a proper place. Ayun, oh, malino 'yan. Okay, ito pa, attorney, may question tayo mula naman kay Joyce. Ayan, from Joyce, sabi ni Joyce, paano po kung ingay ng sound system mula umaga pa lang hanggang hapon? Araw-araw sila lang ang natutuwa pero affected ng kapitbahay na sanay mamuhay ng tahimik. Lalo na kung puyat lagi at kailangan ng tulog sa umaga pa. Ayan, ito yung nireklamo ni Joyce Siguri, kapitbahay na, alam mo yun, yung walang haba sa pag-sounds. Yeah. No? Yung talagang tuwa-tuwa siguro sila. Paborito yung music na pinipilay nila. Hindi nila napapansin na natutuwa yung kapitbahay nila. Anong pwedeng gawin dyan? Okay, yan sana yung isa sa mga vision ng House Bill 1035, yung mga ganyang klasing ano, no? Yung mga ganyang klasing bagay, yung mga sound equipment, karaoke, video, okay. Yan sana yung talagang purpose nung ano na yon, House Bill 1035, na sana maipasa na sa batas, no, para talagang magkaroon tayo ng hard and fast rule regarding sa mga usaping tungkol dito, no. But in the meantime, again, dahil wala pa rin naman tayong specific law regarding sa noise pollution, kausapin po natin ang ating kapitbahay na kung pwede, hindi naman masama mag-sounds, pero i-tone down. No? Bawasan yung sounds kasi maaaring yung sound trip nila, hindi natin trip nung araw na yon or hindi natin magiging trip. No? Kausapin po natin, pagkaayaw nila, dahil sila'y kapitbahay at usaping legal, kinikailangan pa rin po natin idaan ito sa barangay. Pagka ang barangay hindi umaksyon, pwede po natin itong idulog, ireklamo ang barangay before the ombudsman because this will be the subject of an administrative case. No? Pwede po tayong sumulat sa ombudsman, itong barangay po namin, nilapit namin ito, ay dinulog namin ang problema nito, hindi umaaksyon, nagpa-file po kami ng administrative case para mapuwersa po silang gumalaw sa inyong ano nito, sa inyong reklamo. Ngayon, sa usaping barangay, the barangay has to exert efforts na pagkasunduin kayo na baka kung pwede, magsa-sounds kayo hanggang ganitong level lang ng volume, no? Hanggang ganitong oras lang, ganitong araw lang pwede. So pag-uusapin kayo, the barangay has to exert efforts na mag-arrive kayo into an amicable settlement. Kung wala at patuloy pa rin yung ginagawa nila na yun, in spite na nakapag-usap kayo sa barangay, then again, this can be the subject of a complaint before the courts dito sa ating bansa. Okay.